basic lang ang inyong yung basic lang ang inyong nakikita. Meron po bang ano, meron po bang naka-open din ng audition at sasabayan ako? O wala pa? Hindi ko ma-open yung link. Meron ba sumasabay sa akin? Sige, kung wala naman, edi pwede ko i-share yung mga yung outline ko kung ano yung mga ginawa natin. Na yun lang yung mga kailangan natin basically para makapagsimula tayo ng pagre-record. So una ay yung ating window workspace classic. Para simple lang yung nakikita natin. Ganito lang siya kasimple. Hindi komplikado ang nakikita natin kasi maraming advanced talaga ito features. Okay. Napaka-importante din yung ating mic setup. Okay? So ang ating mic setup ay kailangan din nating iayos. Okay? Ito po yung mga gagawin natin. Press start. Iseset up ko lang. And then, tatype ko ang system sounds para, ano, ayun, lumabas na. Change system sounds. Yan. Kasi magre-recording tayo. Ipo-post ko po ito. Huwag kayong mag-alala. Click tayo sa recording. Ito po yung mga available devices natin. So, make sure na ang gagamitin nating microphone ay yung default natin. Pero kung sakali po na mag-i-install kayo ng panibagong yung microphones na mga sophisticado, mas maganda po yon. Lalabas din siya dito sa recording. So, kung makikita nyo, may check na siya. Ibig sabihin ay naka-default na siya. So, what I'm going to do, i-select ko po kasi i-set ko lang yung kanyang volume. Malinaw po ba pala ang aking audio? Yes. Yes, yes. Okay. So, i-right click ko lang siya or click properties. Pwede po pareho yan. Click properties. Okay. Pupunta po ako sa levels para po maayos ko yung lakas ng microphone. Bakit po natin kailangan i-adjust to? Kasi kung hindi natin i-adjust to, halimbawa nakatodong ganyan, sabog yung papasok na audio. So, alam nyo naman na pag kabaliktaran. Ilang percent dapat? Ang ideal, nasa 60 or 70. Nandyan lang yan, naglalaro dyan. Huwag nyo nang, huwag nyo nang masyadong lakihan o babaan. Okay. So, ako sa 71, okay na ako dyan. Yun na yung volume ko. Anyway, yung, sa pag-i-edit naman natin ng audio ninyo, sa editing ng inyong video, pwede naman nating i-amplify yan, pero tama na lang yung ganyan. Okay? So, nakaset na yung aking microphone, so wala na akong babaguhin. Okay, next. Ito, yung matagal ko ng problema na recently ko lang na-discover kung paano siya, ano yung solution sa pagbabasa ko ng mga forum. Ulit, balik tayo dun sa ginawa ko. System sounds. Dito pa rin, kung saan tayo galing kanina, dito pa rin sa recording, microphone. Dito pa rin sa microphone, dito pa rin sa properties. Properties. Okay. Dito naman sa advanced. Sabali lang ha. Hide floating. Okay, nakakasunod po ba kayo? Doon pa rin po, sa pinanggalingan natin kanina. Microphone, properties. Kanina po, ang pinanggalingan natin ay sa levels. Ano po, inayos natin yung volume natin kanina. Ngayon, sa advanced naman tayo. Ito po yung problema ko na dahil dito, nakaklik kasi yan. Ang naging problema ko dati po, kapag nagre-record ako ng kanta natin, tapos medyo extended yung measure. Halimbawa, 8 counts. Pagdating sa dulo, nagiging garalgad siya, nagda-die down. Ngayon, sa pagbabasa ko ng forum, ito yung isang suggestion. Kaya, ito rin yung sasabihin ko sa inyo. Tatanggalin nyo po itong enable audio enhancements na yan. Dapat walang check yan. Okay. Yan. So, nung ginawa ko yon, awa ng Diyos, nawala nga naman yung mahaba. Okay. So, one-time setup lang naman to mga kapatid. Kapag na-setup mo na to, sa susunod na paggamit mo, wala na, tuloy-tuloy na lang yan. Okay. So, next. Kung gagamit kayo ng microphone na
bibili kayo na maganda, siyempre ano, kind call 'yon. Anong recommended na mic, sir? Maganda po yung mga anong tawag natin doon? Mga condenser mics. Condenser mics. Oh, kaya lang medyo mahal eh, may libo eh. Mga 3,000, 4,000 ganun po. So, sa ngayon, ang gagamitin, ang ginagamit ko lang po ay yung default microphone po ng aking PC. Pero kaya mo nang bumili nito. Yeah. Yan. So, kung sakaling mag-install kayo ng sarili niyong microphone na maganda, kailangan niyo po siyang piliin kasi sabi ko nga meron na naka-install na microphone, kaya dito niyo lang po hahanapin 'yon. Edit, preferences, audio hardware. Iba yung kanya sabi ko. Edit, preferences, audio hardware. Ito po yung lalabas. So, I assume karamihan sa atin ay wala pang gumagamit ng sophisticadong microphone. Ano po? Si Irene. Bukod kay Madam Irene kasi lagi naman si Irene, meron lagi yan. Naman sophisticadong para sa asawa niya 'yon. Anyway, sa atin sa atin na mga default microphone lang ng ating computer ang gagamitin. Pakitignan pong maigi ito. Dapat ito ay nasa MME. Nasa MME. Anong ibig sabihin ng MME? Pasensya na po, hindi ko na po inaalam yung mga ibig sabihin ng mga acronyms na ito. Pero isa po itong klase, kung wala kayong bagong in-install na compute na microphone, ito po ang lalabas talaga sa inyo. MME, tapos default input yung microphone nyo. So okay na yon, wala nang problema doon. Kahit gumamit po kayo ng earphones na may microphone, ito na rin po yung lalabas. So, just in case lang na mag-install ka ng bago mong microphone. Pero dahil wala naman, edi ito na yon. Ito na yung gagamitin natin. Tayo ay magre-record. Siyempre, kailangan natin ng music guide na ibibigay sa inyo regularly. Kaya po, lagi niyong bisitahin yung ating GC kasi doon po ilalagay yung link ng ating mga voice guides. So, since we're dealing with more than one track, dito po tayo sa multi-track. No, ano po? So ito po yung gagawin natin, multi-track. So i-click niyo po yung multi-track. Tatanungin niya kung anong pangalan ng session name. Halimbawa ay anthem April 2021. Excuse me. Tapos saan kayo magsi-save? Saan kayo magsi-save? Ako kasi po, siyempre, magbabrowse tayo kung saan tayo magsisave. Kung saan nyo gusto. Ako kasi nasa music. Nasa music, dito ko po nire-record. So, select folder para dito niya isave later on. Nandito lahat yung mga, ano ko, mga projects na ginawa. Select folder. So, nandun na siya. Nasa music na siya. Tapos, actually po yung sample rate, pwedeng hindi napalitan. Ganyan na siya, as is na. Pero, medyo technical na kasi kung pag-uusapan pa natin itong mga sample rates. Eh. Pero dito lang ako naglalaro sa 4800 tsaka 44100. So, pwede ko pong i-select yung 44100. Pero wala pong issue kung mag-alin man dun sa dalawa ang pipili nyo. So, okay. Yan, lalabas na po ito. So, ang mangyayari, makikita nyo, kaya nga siya multi-tracks, marami kayong pwedeng i-record dyan. 1, 2, 3, 4. Pero ang kailangan nyo lang talaga ay dalawa lang. Itong una at saka itong pangalawa. Anong ilalagay natin dito sa una? Dito natin ilalagay yung voice guide. At dito naman kayo magre-record dito sa pangalawang track. So, ang una natin gagawin ay i-download. Siyempre, dapat na-download nyo na yung voice guides ninyo para mayroon tayong mailagay dito. So, kunyari, na-download ko na, i-import ko na yung file na yon, which is ito. Ang shortcut, kung nakikita nyo, ay Ctrl-I or ito. So, punta ako sa music. Kunyari ay about People Need the Lord. People Need the Lord Tenor Voice Guide. Ito. People Need the Lord Tenor Voice. So yan, import ko siya. Ayun na po, yung People Need the Lord Voice Guide.
So ilalagay ko na siya dito sa unang track. All you need to do is drag it. Drag mo lang siya papunta doon. So kung mapapansin niyo, pwede kong galaw-galawin. So isagad niyo lang siya sa kaliwa. Yan. Kagaling naman. So ayan na yung guide natin. Na siyempre sa una, papakinggan lang muna natin. Papakinggan natin ang paulit-ulit habang nakatingin tayo sa pyesa natin. Okay. So pinindot ko lang po yung space bar, magpi-play na siya. Yan. Hindi ko alam kung sinare ko yung audio ko, pero naririnig niyo? Yan. Oo, yes. Okay. So alamin ko kung saan ako papasok. Sino ba unang papasok dito? Yung soprano, sino Temela? Yun. So, ditong part na to, no? Dito sa part na to. So, anyway, paano ba tayo mag-navigate dito muna? Okay? Pwede nyong i-drag ito, pabalik pa kaliwa. Yan. Very intuitive po yung ating interface. Kumbaga, ito yung nakikita natin sa karamihan ng mga apps. So, pwede nyong yan, mag-navigate kayong ganyan. Pwede rin natin gamitin yung ating plus at saka minus na buttons. Kapag kami minus mo, mag-zoom out. Pag plus, mag-zoom in. Yan. So, saan nga ba yung kanta? Parang dito sa parte na to, no? Dito. Saan nga ba yun? And, ayan, dito sa part na to. Pero pag magre-record tayo, from the start, mag-record na tayo. Para yung duration ng ating boses ay mapasabay din sa haba ng ating accompaniment o yung voice guide. Pero kung tatanungin nyo, okay lang ba na dito na ako magsimula mag-record? Wala din problema. Okay, sige. Saan nyo gusto magsimula? Sa pinakasimulang simula. Dahil tenor ako, mahaba yung intro, hindi ko na-intend, dito na ako magsisimula sa more here. Dinadrag ko lang siya. Okay, so ito po yung tatandaan natin palagi. Ito pong tatlong buttons na to, yung M, S, at saka R na nakalagay naman dyan. Mute, solo, at saka arm for record. So ang unang-una natin gagawin, i-click natin yung R. Ano ba ang purpose nung R? Ibig sabihin, ready for recording na siya. Hindi pa siya magre-record, pero ready for recording na siya. Kung mapapansin nyo, itong aking meter, ibig sabihin, may pumapasok na audio na sa kanya. So, pwede na niyang i-record kung ano man itong pumapasok na ito. Okay. So, dito niya i-record yung boses ko. Dito. Sa track na ito. Okay? So, paano ngayon magre-record? Ito po yung record button. Okay. Kaya lang, gusto kong maintindihan natin yung gusto ko yung sabihin sa inyo yung magandang feature nito, which is the punch and roll. Ano yung punch and roll? Hindi siya kaagad magsisimula dito. Babalik muna siya ng a few seconds para merong time vuelo. Kumbaga, bago tayo pumasok, balik muna siya 5 seconds na pwede nating ayusin din later on kung ilang seconds ang gusto mong balik. Pero sa akin, ang nakaset sa akin, 5 seconds. Balik muna siya ng 5 seconds bago ako mag-record. Papakita ko rin maya-maya. Paano yun gagawin? Okay, ito po yung ating button na to. Huwag nyo pong i-click muna. I-right-click nyo po muna. Right-click and then punch and roll mode. Ang instant record mode ay kapag clinic mo yung record, record agad. Instant nga kasi eh. Ang punch and roll ay yun nga sinabi ko. Balik muna siya ng konti, bibigyan ka niya ng buwelo, tapos record. Okay, click yun, punch and roll. Yan. So dito ano? So nakaset na siya sa punch and roll. Ready na akong mag-record. I-click ko na siya ngayon. Pansinin niyo ito, babalik ito ng a few seconds bago ako kumanta. Sige, try natin. Yan. Hindi kaya ito naka-share ng audio sa akin. Ano kami? Naka-share daw ako. Ano ba lyrics ito?
knows where. So ganyan lang, tuloy-tuloy lang. Press space bar, tigil siya. Halimbawa, nagkamali ako. Ano po? Nagkamali ako. Nagkamali ako sa part na to. So ang gagawin ko, parang dalawa kasi yung options eh. Pwedeng tapusin mo yung buong kanta. Kung magkamali ka, go lang. Magkamali ka, sige, tuloy-tuloy hanggang sa matapos. Tapos babalikan mo na lang yung mga mali. Pero ang suggestion ko, pag nagkamali ka sa isang section, itigil mo na. Balikan mo na kaagad para tuloy-tuloy. So halimbawa, nagkamali ako sa section na ito. Ito na yung mga lagi niyong gagawin. Halimbawa, nagkamali ako sa section na ito. So gagawin ko, i-delete ko yung nagkamali akong section. Paano? Alamin mo muna kung saan ka nagkamali. Halimbawa, i-drag ko to ha. Yan. Spacebar para pakinggan. Yan. Kunyari, nagkamali ako dito. Sa point na to. I-delete ko na to para patungan ko ng panibago. Paano natin i-delete ito? Ito po. Gamitin natin yung ating time selection tool na nasa taas. Kung nakikita nyo. Yan. Tapos i-highlight muna yung kung saan ka nagkamali. I suggest kapag kayo ay mag-uulit, huwag kayong uulit doon sa alanganing pasok. Mas maganda yung isang phrase, isang sentence, isang stanza para yung pagkuha nyo sa pag-repair nyo. I will use the word repair. Pag-repair nyo ay isang, kumbaga, isang batch. So yan, tapos i-delete ko siya. Okay. So, Jen, paano pag-highlight? Ah, okay. Ulitin ko lang po, paano pag-highlight? Use this tool. Click nyo po ito. And then, click and drag po. Click and drag. Kunyari, ito, nagkamali ako dito from this point. Nagkamali ako. Delete ko lang sa dulo. Then, na-highlight ko na po. Press delete. Yan. So, natanggal na yung nagkamali ako. Kung, halimbawa, sumimple lang ako o mali yung timing ko o basta may mali. Okay. Ngayon, tuloy na naman tayo. Ang kagandahan kasi nito, kung hindi mo natapos, edi mamaya uli o di kaya bukas uli, pwede mong gawin uli ito. Okay, so tuloy natin. Nabura ko na yung mali. So I will now continue. So click ko uli yon. Make sure na naka-punch and roll po tayo ha, punch and roll para bumalik siya. Okay, click natin ulit. It care, tuloy lang, head and who knows where. So, ganun lang ang proseso. Hanggang sa, spacebar. Hanggang sa matapos. Okay, so papakinggan muna ngayon yung iyong inirecord. Balik tayo dito. Drag natin yan. Okay, ano po ibig sabihin ng S? Solo. So, pag solo, hindi nyo maririnig ang iba, siya lang ang maririnig nyo. So, i-play natin. Ito pa yung play. Yeah. So, hindi ko naririnig ngayon yung... Okay. Baka po tinatanong nyo, bakit naririnig pa rin yung company men? Kasi nga po, yung aking mic at saka yung speaker ko ay naka-open, kaya naririnig niya. Pero kapag tayo ay naka-earphones, dapat... Yun pala, nakalimutan ko sabihin, kailangan naka-earphones tayo kasi ikaw lang dapat ang nakakarinig ng iyong voice guide. Kasi kung naka-open siya, tapos nagre-record ka, naririnig din niya yung accompaniment na i-record din niya. So dapat naka-earphones ka para pinapakinggan mo lang yung accompaniment o yung guide, tapos nagre-record ka using your mic. Ganun po dapat. Tapos, yan, so naka-mute ito, nakita nyo naka-gray out kasi naka-solo ako. Kung ayaw mo naman, ganun. Or, siguro hindi na natin gagamitin yung mute kasi dalawang track lang naman ang kakailanganin. Siguro if you're dealing with more than two tracks, yan, magagamit mo na yung mute. Okay, question so far po. Ano po ang mahirap kaya doon? Hello? Kuya, yung Windows, ano nga po yun? Yung sa pinakasimula, Windows... Aling, tapos, yung ano, yung parang ganito itsura, Windows, Workspace, Classic. Classic.
Para po simple okay lang yung laman niya, ito lang. Hindi na siya magulo. Kasi pagka iba yung mga workspace na ano, ito, yung mga marami pang iba dyan. Marami kang makikita, maguguluhan ka lang. So ito lang muna yung gamitin natin. And, Jen? Yes. Yung pagre-record sa music lang ba yan? What do you mean sa music? At halimbawa gusto ko kung magli-liturgist tayo. Yun, dito nga. Ito rin yun. Okay. Sample tayo magli-liturgist. I-mute ko yung ating ano nga to? Yung voice guide. I-mute ko rin tong aking ni-record. Tapos tanggalin ko yung R. Dito ako magre-record ng panibago. Okay? Kunyari ay magre-record ako para sa pagli-liturgist. O yung kung ano man yung gagawin. Okay? Then, record. Okay. Ready? And good morning. Please stand for the call to worship. Ayan. Stop. Ayan. Kung sakaling napaubo ka dito sa part na to, di balikan mo to. Tanggalin mo yung ubo part. Highlight. Delete. And then, pwede mong gamitin yung arrow keys mo para mag-move ka. Pwede rin pong gamitin itong mga buttons na to. Ayan, kung makikita nyo, gumagalaw siya doon sa dulong yan. And then, punch and roll. Good morning. Please stand for the call to worship. Thank you. You may now sit down. Yan. So, tuloy-tuloy lang siya dyan. The call to worship. Thank you. You may now sit down. Yan. So, ganun lang din. Sa pagkanta natin, tuloy-tuloy lang. Hanggang sa matapos. So basically, anong ang madalas nating gagawin? Mag-delete ng kung saan tayo nagkamali. Nagkamali tayo, halimbawa dito. Okay, so okay na tayo dito. Ano po? Tanggalin ko na to. I-mute ko na siya para wala na siyang balik ako dito sa ating nire-record na kanta kanina. Tanggalin ko yung M para mapakinggan ko siya. Diba nagkamali ako dito? Kunyari, nagkamali ako dito. Highlight, nagkamali ako dyan. Highlight, delete. Okay, use my buttons here o di kaya arrow keys, left and right. Ayan, nandun na ako sa pwestong to. Pwede na ako magpatuloy. Diba, nagkamali nga ako dyan, pinutol ko na. O, record ulit tayo. Punch and roll. So, ganun lang ang proseso. Oh, na da ra 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 ra. Yun na, hanggang sa matapos. Okay? So yan, nagkamali ka, kung saan man, tigil, bura, record. So ito, pwede mong i-save to. Kung hindi mo matapos ngayon, balikan mo uli para pagpatuloy mo lang yung pagre-record. Okay po? Okay. Okay. So, kunyari ay okay na ba sa inyo yung 5 seconds na pre-roll niya, yung balik niya? O gusto niyo habaan pa? Sagot po. Okay naman po. Okay na yung 5 seconds na balik ka na po. Pero kung just in case na gusto niyong habaan pa kasi nakukulangan ngayon sa 5 seconds, ito lang po, balik lang po tayo dito sa edit, preferences, dito pa rin po. Edit preferences, dito naman tayo sa playback and recording. Edit, preferences, playback, and recording. Ayan po, ang pre-roll duration ko ay 5 seconds. So pwede kong gawing 15 seconds, o siyempre ang haba naman na nun, 7 seconds, 6.5 seconds. Pwede rin nyo po i-click to display pre-roll countdown timer para alam mo na, yan na, malapit ka na mag-record. No, i-click mo na yan. Okay, o, try natin. Kunyari ay dito ako mag-record. Okay. For the purpose of ano lang, demonstration. Pwede naman kung ano eh, pwede namang hindi ko na i-delete. Try natin ha. Halimbawa, nagkamali ako dito. Nagkamali ako dito sa part na to. I-click ko siya doon. Hindi ko siya dinelete ha. Hindi ko siya dinelete. Try lang natin. Punch and roll. So, ganun lang ang proseso.
They go ta ta ra ra ta ra 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 ra. Okay, kita niya, tumulit-tulit pa rin siya. Kaya wala nang dahilan. Dapat tayo ay makapag-ano na talaga, magagawa na natin 'to. Hindi na tayo mahihirapan pa. Naintindihan ko yung iba sa inyo na hirap na hirap. Ah, talaga namang nasa dulo na ibigla sa memplang ay ulit-ulit. Oh, nakakapaos yun. Yun na nga. Kaya ito, this is the solution. This is the solution. One of the solutions, I should say. Okay, maging consistent po tayo sa ating position ng mic. Siyempre, magbabago yung kapag kainiba mo. Mag-iiba yung volume, yung... Maraming mababago kung hindi siya consistent. Kaya ilagay niyo doon. Pati yung inyong modulation ay kailangan consistent din para talagang parang seamless siya. Tuloy-tuloy lang siya. Okay, next. Ano po ba yung mga dapat nating i-record? Okay, mga kapatid, dalawa po ang kailangan nating i-record. Una, yung solo voice natin. Dahil ito yung ating pagsama-samahin sa choir. At isa pang recording ng boses mo kasama ang ating accompaniment o voice guide. Bakit natin kailangan yung boses natin with the voice guide? Kasi dito tayo magli-lip sync sa pag-video natin. So ang una natin isasubmit yung ating solo voice kasi yun yung pagsasama-samahin. Tapos yung inyo namang boses kasama ang ating voice guide, yun yung gagamitin yung i-play habang magre-record kayo ngayon ng inyong video gamit ang cellphone nyo. Magda-dub smash lang tayo. So, yun na yun. Hindi, kung ano man yung lumabas na tunog doon, wala na pong issue doon. Ang importante, nakasync kayo doon sa inyong, sa buka ng bibig nyo, doon sa inirecord nyo yun. So, dalawa po ang isa-save natin. Ulitin ko. Yung una, yung solo nyo lang. Pangalawa, yung boses nyo kasama ang voice guide. Okay? So, ang sunod po natin gagawin, how to save our voice and another, our voice together with the voice guide. Okay. Export. File. Export. Multi-track. Mix down. Entire session. Okay. File, export, multi-track, mix down, entire session. Okay. Ano ang ipapangalan natin? Ano nga ba yung title nito? Title. Ilagay mo yung title. Tapos ilagay mo yung part mo, tenor. At ilagay mo yung pangalan mo. Okay. Title ng kanta. Boses, yung tao. Location. O, saan mo nga ba isa-save? Diba, iba-browse mo ulit. Ako nga, diba, sa music ako magsisave. Kung wala ka pang folder, gawa ka ng folder para sa panibagong kanta na yon. And then, select tayo ng MP3. Yan, MP3, save. Okay? So, MP3 na siya. Okay, last one. Ito po ang kailangan ninyong magawa. Mix down options. Kailangan po ito. Kasi kung hindi nyo po babaguhin ito, isi-save nyo lahat-lahat ng mga nandito sa tracks na ito. So ayaw po natin yon. So click change. Ano po ba ang kailangan natin? Yung boses lang natin, di ba? So ang kailangan lang natin yung boses natin which is nasa track 2. Di ba? Ito yung boses natin, track 2. So kailangan yung may track 2, may check. Ito naman yung accompaniment na nandito, stereo, tanggalin natin. So, ano lang ang i-record niya? Yung boses lang natin. Ito yung boses natin. So, track 2, click OK. Okay. And then, pag nag-100 yan, okay. Yun. Ayun. Yan. Okay na. So, nandun. Nandun pala. Okay, next. Save na natin yung boss natin. Save natin yung background, yung guide natin together with our voice. Ganun din, file, export,
multi-track mix down entire session. Tapos, pangalanan natin, title, oops, ganun din po, title, tenor, gen, lagay nyo dyan with a comp, para naman alam nyo. Doon pa rin, sa folder na yon, MP3 pa rin, tapos change, tiglang lang natin, isama natin yung ating boses. Ah, nakamute. Ulitin natin ha. File, export. Change. Okay. So ang pangalan niya ay Anthem April 2021 Mixdown MP. Hindi ko na po pinalitan. Tingnan ko yung 20. Ayan na. Ayan na. Dalawa na kami. Yun po. So, na-record na natin pareho. Sa susunod na session ninyo, halimbawa, kung hindi nyo ngayon gagawin, ito yung gagamitin nyo later on. I-play nyo ito habang magre-record kayo ng inyong video sa gamit ang cellphone. So, hayaan nyo na kung ano yung ma-capture na sound. Basta, ang importante, marinig yung sound na yung voice guide with your voice. Yun po. So, yun. Yun lang yung kailangan nating matutunan for now para makapag-record po tayo. Kung sakali man na hindi nyo natapos ngayon at gusto nyo ipagpatuloy bukas, edi i-save nyo itong audition file. So, paano yon? File, save all. Kunyari, hindi ko natapos. O, di bukas na lang ulit. Huwag namang, halimbawa, gabi ka nag-record, tas try mo bukas ng umaga, tas medyo paus ka. Di, ibig sabihin, hindi maganda ang kombinasyon mo kasi paus ka sa umaga. Kaya maganda na kung kaya mo ng isang upuan to or yung panahon ay hindi masyadong malayo para hindi wala masyadong pagbabago sa quality ng boses mo. Save all. Ayan. Yes mo lang. Okay. So, ang pangalan po ng ating session ay Anthem April 2021 Session. Okay? So, pwede mo po itong buksan later on. Halimbawa, i-close ko na. Close all. Ang mga pangalan? Anthem April 2020. Okay. Buksan natin. Open. Saan mo ba sinave? Ayun. Anthem April 2021. So, ito po. Yung session. So, ito na siya. Pwede mo nang ipagpatuloy. Kung sakaling hindi mo natapos sa isang upuan. Okay po. Sa isang demo. Huwag mo tayo mag... Yes. Yung S, ano nga yun, solo yun, pero... Solo po. Kailan yun ikiklik? Kailan gagamitin yung solo? Kung gusto mong pakinggan okay lang yung in-record mong boses. O kung gusto mong okay pakinggan lang yung voice guide para okay habang inaaral mo. Halimbawa, tanggalin ko yung ARA para hindi na siya mag-record. Isasolo ko lang okay si voice guide. So, ang tutugtog lang dito ay si voice guide. Kahit nandito na ako. Pag lahat sila... Yan, siya lang. Walang ibang kumakanta kundi yung track lang na to. Mm-mm. Okay po. Yun po yung pero pwede din silang sabay-sabayin. Yes. Kung gusto mong sabay-sabayin, halimbawa, yung voice guide plus yung boses mo, sabay-sabay para mapakinggan mo kung tama ka ba, make sure na hindi naka-mute or naka-solo ang bawat isa sa kanila. So yan, play na natin. Pareho yan. So, yun po yung kagandahan nitong
app na to na yun na nga, ma-address na niya ngayon yung difficulty natin na magre-record ng isang diretsuhan ng walang mali. So kung may mali ka dito, yung balikan mo lang, balikan mo lang. Yung kanina, yung sinabi ko, papakita ko naman, just in case na yung iba sa inyo ay nirecord niya lang buo, nagkamali siya somewhere, nagkamali siya, halimbawa ito, nagkamali siya, ito lang. Okay, pwede nating tapalan yan. Halimbawa ito, dapat naka-arm for record siya. So naka-highlight na siya. Then, ulit. Knows where. Kahit tumuloy-tuloy ako, kahit anong sabihin ko dyan, walang mangyayari. Bakit? Kasi ito lang yung hinighlight ko. Yun yung tinatawag natin punch and roll. If your option is to finish the entire song even with errors in the middle, walang problema yon. Kasi pwede ko siyang balikan later on at ipa-punch and roll ko siya. So yun, yung point na may error na hinighlight ko, yun lang yung natapalan. So kahit sumobro ako ng kanta, wala na yon. Yun lang sa point na yun. So usually, gagawin natin to sa mga isang phrase na nagkamali tayo. O biglang isang kanta na flat, yun, i-hit, hindi mo na hit, ulitin mo na lang, yun lang point na yun. Yung isang note, tas mali ulit. O di, hindi ka na uulit ng buong kanta. Yun po, kaya... Yeah. Yes.